Oh, ito. Try natin 'to. Cold start. Hi, I'm Randy. Welcome sa Automart Vlog. Usually, pinapakita namin yung mga fresh, mga low mileage units. Pero alam naman natin na kapag repses or repo, meron din dyan mga high mileage or yung mga matagal nang ginamit. So kung buyer ka na okay lang sa'yo na i-repair or i-project yung ganitong auto, so para sa'yo to. So ito, 2016 Ford Ranger Wild Truck. 60,000 na yung odo. 166,000 na pa yung odo nito. So ito, syempre unang chine-check natin yung exterior. Marami na siyang gasgas, so hindi na siya makinis. Hindi naman lahat ng high mileage automatic laspag na yung exterior. So nangyari nga lang na itong owner na to, hindi niya masyadong nalagaan. Kaya ayan, medyo madami ng gasgas. So para sa iba, hindi naman exterior yung importante. Mas mahalaga pa rin yung running condition ng makina. So tara, test drive natin. Tinry natin ang cold start. Okay naman siya. Wala siyang walang mga tunog sa makina. Nag-start agad. Okay, so para matry natin yung transmission kung okay siya. So test drive natin dito lang sa loob ng compound. So okay naman siya, walang kalog, walang ingay na maririnig sa transmission. Smooth naman siya. Ganda pa yung hatak eh. So try natin yung brakes. Pag ganito kasing matataas na yung odometer, usually meron na siyang mga ingay or maninipis na yung brakes. So ito, i-test natin kung maganda pa siya. So tahimik, narinig nyo naman, walang tunog. So siguro hindi pa sagad ang brake pads nito. So good yun, no? Kasi pag sagad yung brake pads, so tinatamaan yung rotor. Mas mahal yun. Park muna tayo. Try natin yung idle niya pag naka-on yung aircon. So ayan, na-check natin yung aircon. May lamig pa siya kesa dun sa walang lamig. Pagka kasi ganun, may mga leak na yun sa pipes or baka hindi na gumagana yung compressor. Pero suggestion ko, kailangan na rin ipacheck yung prion kasi 4 years na rin to eh. Hindi naman natin ma-check yung loob ng makina. So check na lang natin yung oil. Doon na lang natin makikita kung naalagaan ba siya ng unang may-ari. Coolant level, okay. Fluid, medyo mahirap makita pero nasa max level pa naman siya. So ayan, mukhang hindi naman siya nagbabawas ng langis, hindi naman siya ganun kaitim. Recommendation ko, 4 years na yung unit na to. Pwede na magpalit ng battery. Mga battery kasi wear and tear parts yan. So pinapalitan talaga yan every 3 years. So check naman natin yung gulong. So meron ako ditong tool para ma-check natin yung tread. Tadaan! Piso lang yan. So ayan. So pansin nyo, makapal pa siya. Dapat siguro 25 na lang yung ginamit natin dito eh, na?
Pero okay lang yan kasi rear wheel drive naman to. So normal lang na mas maputpud yung likod kesa sa una. Next na i-check natin yung interior. So ayan, kita agad sa seat. So wear na siya. Nasa sa'yo na yan kung gusto mong paggawa ng seat cover. Sa steering wheel, saka sa dash. So medyo may konting crack na siya, pero hindi pa naman tumutuklak. So yung mats, madumi. Pero yung headliner niya, matinis na, maganda. Base dito, masasabi kong mas okay yung interior ng unit na to kaysa sa labas. O yun nga, na-check natin tong Ford Ranger Wild Truck. So talagang may honest issue na nga. Hindi rin lang naman para sa video yung inspection na to. Kayo kapag nagpa-appointment kayo, kayo mismo yung mag-i-inspect ng unit. So para na rin sa peace of mind nyo, at para alam nyo rin kung ano yung binibili nyo. Dito sa AutoMart, kung gusto mo na mga almost brand new, meron. Kung gusto mo naman ng mga project car na mas mura, meron din. Quality used cars, i-AutoMart na yan.